sa gawa tayo ng rainbow float. Yes, meron akong greyhounds and of course, mango. Tatlong mango lang siya. Sobrang hinog na, kaya kailangan ko na siyang gawin. Tapos meron din akong all-purpose cream. Dalawang lata gagamitin ko para masarap. Evaporated cream. Siguro itong mga kalahati lang para hindi siya watery. Tapos ito yung condensed milk. Yeah. Masarap to, matamis. Tapos, ito yung gagamitin natin container. Meron tayo rito mixer para ma-mix natin maigi yung creamer. Tapos itong greyhounds ko, one packet lang. Baka kulangin, mag-ano na rin ako ng digestive biscuit. Ano lang siya, tutulugin ko rin siya. Kasi yung lasa nito parang greyhounds din. At saka mas masarap siya. Hindi siya masyadong matamis. Ayun, umpisa na natin guys. Lalagay natin ng ating sweet milk. Ubusin ko muna ito bago ko bukas ng iisang bago. Ubusin ko na ito kasi konti lang naman. Konti lang pero ang dami. Kasi madami siya. Tapos, ilalagay na natin itong evaporated cream. Siguro iubos ko na siya. Tignan natin. Try ko muna ito bago ko gamitan ng electric. Kasi yung electric, pag mababa yung ano mo, yung bowl mo, matalsik siya. So, ito try natin siya sa wish lang mo ganito. Kailangan ko siguro ng electric. Kailangan pa ba natin ng electric? Comment down below. Pero, sa mga nakikita ko, hindi naman ako. Kaya lang, hindi siya talaga magiging. Halo na rin natin yung ating all-purpose cream. Dapat kasi ito na-rec na ito lang. Medyo maano na siya. Pero maganda tong cream na to kasi hindi siya watery na katulad ng Nestle. Ito,
Maganda siya. Siguro gagamitan ko to ng electricis. Yung dalawang gagamitin natin para masarap. At saka mawala yung sobrang tamis. Kasi marami ko binigyan yung sweet niya. Sinimala ko rin gumawa ng ice cream, yung Miyakult ice cream. Ganito rin siya, Miyakult lang, sweet milk, konti evaporated, at saka all purpose. Tapos yung ano, instead of evaporated, ang ilalagay natin dapat eh, Miyakult. Pero, eto muna, isa-isa lang. Next time. So guys, gagawin na natin siya, ilalayer lang natin yung mango. Ito kasi powder na to eh. Mas masarap siguro biscuit. Pero ako mas prepared yung powder na. Punahin muna natin ng greyhound. Tapos greyhound ulit. Nilayer up ko lang yung greyhound na powder, although meron pa siya. Tapos lagyan lang natin ng cream sa ibabaw para yan. Yan, kailangan lubog siya para mamaya pag medyo yan, ready na ating greyhound cake.